Susunod na programa ay rated SPG. Ito ay nangangailangan ng striktong patnubay at gabay ng magulang dahil sa mga sensitibong tema at eksena na hindi angkop sa mga... Ngayong hapon sa Abot Kamay na Pangarap, sa wakas ay bistado na ang totoong pagkatao ni Moira. Matapos ang dinner date ni Annalyn at Noshiji sa isang restaurant, nabunyag na nga ang tunay na pagkatao ni Morgana kay Annalyn. Akala ni Moira na hindi nabunyag ni Noshiji ang kanyang sekreto matapos siyang tawagan ng kanyang tauhan na ang target ay eliminated na. Kahit napasabi si Moira para kay Noshi na masusunog ito sa impyerno at narinig ito ni Zoe at napatanong kung pinapatay ba niya ang kanyang tita Noshi. Samantala, si Carlos naman ay nakatakas sa kamay ng mga pulis matapos magsakit-sakitan at nakadalo rin siya sa Halloween Welcome Ball Party para sa bagong CEO ng Apex na si Zoe. Dito nasaksihan din ni Carlos ang pag-welcome ni Morgana kay Zoe bilang rightful heir ng Apex at CEO ng ospital. Eksakto namang dumating si Annalyn at sinabihan si Morgana na itigil na ang pagpapanggap dahil alam na niya ang totoo. Nalinakaw lang ni Morgana ang pagkatao ng kanyang kapatid at hindi siya si Morgana kundi si Moira. Agad namang itinanggi ni Morgana na hindi ito totoo at ilang beses na rin niyang napatunayan na siya si Morgana Go. Buti na lang at dumating si Giselle at sinabihan si Morgana na itigil na ang kanyang fantasy at tapusin na ang kalukuhan na ito. Meron daw siyang ebidensya na siya si Moira. Natulala naman si Moira dahil tapos na ang maliligayang araw para sa kanila ni Zoe. Magmamakaawa at hihingi ng tawad si Zoe kina Annalyn at RJ. Pero hindi na ito maawa kay Zoe matapos ang lahat na kasinungaling ang ginawa niya. Lalo pang dumami ang problema ni Moira dahil napunyag din ang ginawa niyang krimen laban kay Carlos. At mas ikagugulat ni Moira kung buhay pa si Noshiji at magpapakita sa Halloween welcome party ni Zoe. Sa wakas, goodbye fake Morgana at fake Zoe Tanyag. Ngayon, inaantay na lang ang revelasyon tungkol sa ginawang krimen ni Zoe laban kay Lolo Pepe. Para sa kulungan ng hantungan ni Moira at Zoe, si Carlos na lang ang kulang dahil maghahanap na naman ang mga pulis sa kanya matapos itong makatakas. Posibleng pang maghasik ng lagim kina RJ at Lynette bago pa siya makulong. Kaya naman kung isa ka sa umaasa na sana makulong na si Moira at Zoe at sana mahanap na ng mga pulis si Carlos, ay pakilike at subscribe para lagi kang updated sa nalalapit na pagtatapos ng Abot Kamay na Pangarap. 9 na araw na lang at matatapos na. Maaari mo rin bahagi yung mga salubin sa comment section sa ibaba. Maraming salamat. Paalam!